So, ito na nga guys, pagpapatuloy na natin yung ating pag-unboxing sa mga gamit ng aking aso. So, ayan, yung laruan niya, parang buto-buto yan guys, na kain-kainin niya, kagat-kagatin niya guys, kasi mahilig siyang magkagat-kagat. Kinakagat-kagat niya lahat guys, kasi para sa teeth yun, parang nagpapatubo siya ng ngipin guys. Pero maliit pa lang siya guys, pero nakakatakot yung mga ngipin niya, ang tutulis. Oh, so ayan naman guys, hindi na yan para sa aso. Para na yan sa alaga kong dalaga na damit. Ayan guys. O diba, may gamit din pala yung tao dito. Akala ko sa aso lang. Ano naman kaya ito guys? Tingnan natin. Oh, bali yung name tag niya guys. Kung halimbawa, nakalabas siya ng gate, tapos nawala siya guys. Ayan, may pangalan, may phone number din ng amo ko dyan. Kaya pwedeng kontakin yung amo ko pag halimbawa mawala yung aso. Pag nawala naman dito yung aso guys, at may contact naman, may babalik naman guys. Hindi tulad sa Pilipinas guys. Alam nyo ba na nawala yung aso, yung pusa ng ate ko. Imported pa naman na pusa yun guys. Kasi naglalanti yung pusa na yun. Kaya tumakas sa gabi. Hindi na siya nakauwi. So ayan naman guys yung baunan ng tubig ng aso. Pag halimbawa magta-travel, ayan. May paglalagyan siya ng tubig at iinom-inumin niya. Kasi yung aso na to is kailangan niya laging may iniinom na tubig guys. Ayan. Hindi pa rin dito guys, matatapos yung ating pag-unboxing. Buti na lang may pag-unboxing guys at meron akong pang premiere. Ano naman kaya ang laman ng box na ito? Oh, yan, di ko alam paano gamitin yan guys. Hindi ko pa alam kung paano gamitin yan. Ang dami-dami, isang box pala yan guys. Grabe kasi sila bumili ng gamit. Iba talaga kapag mapera. Diba? Hindi na nila alam saan nila ilalagay yung kanilang pera. Pero yun lang naman yung sa amok babae guys. Pag sa mga gamit, kahit mamahalin guys. Ano yan siya, hindi siya madamot. Lagi niya akong binibigyan ng mga gamit na mamahalin. Mga pabango, mga bag, basta mga gamit guys. Pero hindi pera. Magbibigay lang ng pera sa akin kapag ano. Kapag Chinese New Year, ayan. Magbibigay lang yan. Tapos kahit umuwi ako ng Pinas guys, gamit ang binibigay niyan, hindi pera. So, ayan naman guys yung kanyang shampoo, conditioner, at saka yung body wash. Ay, kompleto siya guys. Ang dami-dami, buti pa yung aso may conditioner, diba? Once a week ko pinapaliguan yung aso na yan guys. Kasi kapag palayong paliguan guys, Ang tagal-tagal paliguan, tapos i-dry ko pa yung buhok niya kasi ang kapal-kapal ng buhok niya guys. Ang laki-laki ng dryer niya, parang vacuum na yun ng sahig. Tagal siguro, abutin kami guys ng mahigit na isang oras kapag hanggang sa matapos ma-blower yung buhok niya. Kasi ang likot-likot pa, alam mo naman aso, diba? Tapos ayun naman guys, ano naman kaya ang laman ng malaking box na yan? Hindi talaga natatapos tong pag-unboxing na to guys. Magpa-part 3 pa yata tayo guys. Ayan, anong laman ng box na iyan? At nabibitin ako pag ano. Ah, higaan niya guys. Ayan yung higaan pala niya. Higaan ng aking doggy. Wow, sosyal. Buti pa higaan ng aso. Maganda, di ba? Tsaka naman yan guys ay yung mga diaper niya. Marami na siyang diaper kasi kapag kinukulong ko yan dun sa may kwarto niya, hindi makalabas yan. Sa diaper lang siya mag-iihi. Pero hindi ko pinapasuot yan guys. Yung nilalagay ko lang sa sahig. Alam naman niya na diaper, dun na siya umiihi guys. Ayan, dami-dami niyang diaper. Kasi pala ihi yung aso na yan. Kasi kailangan talaga siyang uminom ng uminom tapos umihi ng umihi. Eh, hindi ko naman siya palagi mailalabas kasi pag nilabas ko yan, hindi ko talaga yan pwedeng iwanan sa labas guys. Eh, may mga ibang gawain din ako kaya pag sa umaga lang, halimbawa, ayan, mga isang oras o kalating oras guys na ano, na exercise kami sa labas, tuturuan ko sa labas at pagkatapos niyan, kukulong ko naman ulit sa kwarto niyang malamig, 'di ba? Naka-aircon.
Sosyal yung aso na to. So, dito lang muna guys, may part 3 pa.